Hello! Magandang araw! Ito naman tayo sa ating kwentuhan about law school memories. Pasensya na, medyo natagalan follow-up namin. Kasi kinasal siya, kasalanan niya. Kasalanan ako na! Napakan natin siya, kinasal na siya. Sa mga babaeng law students na nakakala. Hindi na sila makakatagpo. Kasi yan ang parati pananakot eh. Wala kang jowa ngayon law school. Mahirapan ka na magka-jowa pag naging abogado. Medyo matagal talaga. Marang nawawalan ka na talaga din ng pag-asa. Pero ilaban mo lang. Topic natin ngayon. Ito ang mga ingredients. Sobrang tagal, hindi na ako sana. Welcome ulit! Welcome, guys! Pag-usapan natin ngayon is, anong ginawa mo habang naghihintay ng bar result? May waiting game na ngayon. Waiting. Anong ginawa mo noon? Ako wala. Di ba yung panagtatrabaho na? Takot kasi ako, kasi pag masok ako sa opisina, tapos hindi pala ako pasado, baka paalayasin ako. Di office mo ba hindi tumatanggap ng underbar? Tumatanggap nga. Tapos ano nangyayari pag hindi pumasa? Pinapalayas nga. Hindi naman. Doon ka muna. Status ko. Pero baka hindi ka ma-permanent status. Sa gobyerno. Ano sila? Contractual? Legal officer, ganyan. Dahil hindi ka pa lawyer. Doon ka muna. Pero kung ayaw mo, umalis. Hindi, ganun pa rin yung work mo, pero hindi ka nga mapapermanent. Ah, kasi yung work nila, hindi pa lawyer. Parang paralegal. Sa amin kasi, treated as lawyer, pati yung sweldo lawyer, hindi lang makakapag-appear kasi bawal. Ah, okay. Pwede mag-leave. Ako kasi kailangan ko magtrabaho kasi wala nang allowance. Kala mo naman nagdidildil yung pamilya niya ng asin. Ha? Bibian! Kasi mag-iimi ka nun. Kailangan mo ng pansustento sa mga bisyo mo. Bisyo talaga. Hindi ako gumigimi. What? Alok ka? Sino nga? Pero ako nag-work ako agad kasi ayokong iniisip. Pero alam mo, di ba, pag bar, kasi parang lahat inaral mo. Tapos papasok ka ng opisina. Yabang mo, kala mo, alam na alam mo lahat, di ba? Tapos unang paggawa pa lang sa'yo. Bang! Letter lang ha, demand letter. Pero one page lang naman yung demand letter ko. Natira lang dun sa letter ko. Regarding. Title pa lang mali na. Pati yung date. Mali lang din? Natira. Sabi ko, it's a humbling experience. Wow. Hindi pala tayo magaling. True. Puro in theory lang kasi Kasi alam ko na noon kung saan ako papasok. Diba doon ka na rin nag-intern? Yes. Taas ang value. Di na pinakawalan. Ginawa ko ninong sa kasal. Yung boss, yung partner. Mahusay yung strate. Ganun yun. Pag ano, malapit na yung results, medyo naiyak-iyak ka na. Kasi parang, oh my God. Lalo na yung ginawan kami ng calling card. What? Pressure na pressure. Parang hindi po ba sayang yung papel. Tapos mga few days before, liligpit mo na yung gamit mo. Few days before announcement. Hindi naman sa required. Nagkusa ka lang kasi sa kahihiyan mo. Sobra ka naman. Pero hindi naman pala nakakahiya. Hindi naman talaga. Pero kung finingera ka kasi sa office, parang ako, nakakahiya. Mas mayabang ka, mas mapapahiya ka. Okay. Kaya dapat hindi ka mayabang. Huwag mo kaming gayahin. Siya lang ha. Hindi ako nagyabang. Pero naman, nung lumabas naman na resulta, dumoble naman na yabang na ito. Wow. Dahil tag-nashin. Yan ba yan? Hindi kayo na pressure pag tinatanong kayo. Lalabas na ba yung results? Sobrang pressure. So, ano itsura nyo? Uy, lalabas na ba yung bar? Parang ganyan, parang natatae. Parang nung mga, okay, mature, pass, baka magtapa. Papaniga pa siya eh. Day itself. Natatae ka na. Kami nun, si mami, conscious effort na hindi niya binabanggit yung bar. Itself. Kasi ang kwento sa akin ng mami mo, binanggit daw niya isang beses. Pinunit mo daw lahat. Tapos nagtatakbo ka daw, nagwala ka daw. Totoo, nakakabaliw maghintay. Ang hirap talaga. Alamata ng boss ko yun na nakakabali yung maghintay. Kasi the day after the bar, Monday, pinapag-report na. Kasi baka akilala ka na niya na hindi ka pwedeng matenga. Kailangan sa'yo merong ginagawa agad. Kaso ang problema nun, yun yung sumali ako sa deal or meeting. Dahil hindi ako bihasa sa ABS-CBN, kagaya mo, na lahat ng gate, alam yan. Audience entrance, mga ganyan. Niya ako. Tapos andun lang ako sa labas. Pero ang hirap pala nun, kasi may exam din siya. Pumasa ako dun sa first level. Nakakaya naman kung di ka pumasa sa IQ. Hindi ako pumasa sa bar, pumasa ako sa IQ exam. Ano ba?
Feeling ko binagsak kanila kasi na-intimidate siya si Chris akin. Sabihin, no. Ayoko dyan. Mahirap na version siya na. Mahirap na version. Mas, ay, naalala ko yun, paglabas mo ng studio, ang dami ka ng friends. Lahat ng dumaan doon, chinika ko. Debarkada na ako. Baka magninang na nga ako sa mga anak nila eh. Pinahit ang artista. Baka si Smokey Manaloto. Favorite mo yung si Smokey Manaloto, oh. Diba? Thank God for Smokey Manaloto kasi pag parang nalulungkot ka na, isipin mo lang si Smokey Manaloto, matatawa. Tawang-tawa siya doon. Sabihin mo pa nga lang, Smokey Manaloto, nakakatawa. Smokey Manaloto! Di ba tumaba tayo nun? Ay, grabe, oo. Talagang ano, lantak talaga yung hinain ko. Kunwari, hanggang ngayon na-retain. Okay ka, hindi, up, mayat ka na. Siguro September 29 yung last day ng bar. September 30, nag-enroll na ako sa gym. Kasi talagang hindi ko na maatim yung itsura ko. Ito ba deserve yun? Yeah! Oo nga pala, iniwan ka nga pala ng boyfriend mo. Tsaka talaga naman, nakita rin ng nanay at tatay ko na talaga kailangan ko na mag-gym. Na sobra akong laki. Yung nanay ko, bili ng damit kasi wala nang kasya sa akin. Interes mo, mayat naman ako sa gym. Inaraw-araw ko yun, pupunta ako gym mga ano, mga 4 p.m. Tapos hanggang 9 o'clock ako. Wow! Oh, bato-bato ka na siguro. May abs akong konti nun. Siyempre wala na siya ngayon. Inalagaan ko na lang yung sarili ko. Alam ko noon, kakasal ka. Tatandaan ko na ano. Sinigurado muna, hindi yun magpo-propose. Hanggat hindi siguradong pumasa ako. Yes, sinabi mo baka pass or fail lang. Tuloy yung kasal natin. Sinabi ko yun, pass or fail, mag-propose ka sa akin. Pero nanigurado siya. Mahirap na daw baka. Baka maging pal ka. Palamunin ka raw niya. Sigurista rin tong si Papa Omar, ha? Noon, hindi ko mapigil lang hindi maisip. Naiyak ako ganyan. Si Mai, yung kasama ko nun sa office, classmate din namin. Tuwing naiisip niya, mag-order siya ng double cheeseburger. Huh? Hindi siya pumayat after bar. Hello? Double cheeseburger, please? So, binuksan mo yung drawer niya sa office, puro ketchup ng McDo. Hindi, tsaka diba magiging religious ka talaga? Ako kasi tinigilan ko. Sobrang nabihin ako nung bar. During bar. Hindi mo na bar. Sustain? Parang bahala ka na, Lord. Nagawa ko na yon. Ako ano, every time magpapanik ako, dadasal talaga ako. Parang nakakalma talaga yung kalooban. Kailan ka naman nagdadasal? Oo naman, pero kung may ibang tutulong, pwede. Kasi natatandaan ko na tinutulungan kita mag-prep sa kasal mo. Tapos, wala pa yun! Iniisip ko lang magpa-propose siya. Paka! Ambisyosa. 2018 siya nag-propose. 2018? Ay, 2008. Ilang taon na panganay mo, te! Mo, tinapon mo. Andun ba? Bakit iniisip mo na baka mag-tip? Hindi. Okay, ewan ko kailan lang si Franz. Uh-huh. Iniisip ko kasi na baka mag-galo din siya. Baka pwede pa niya magamit. Ako dinunit ko sa recycling. Yeah. Talaga no turning back. Ayan, no? Kasi sabi ko, hindi ako ikakasal. Ilan taon ko ba kinasal? 29. Ako 38. 10 years. Ang importante, kinasal ka na, ba? Diba? Masaya ka naman ngayon. Habang gumagana pa yung matres ko. Sure ka ba? I think so. Mimik ba tayo? Hindi tayo nakikita. Hindi masyado. Oh, hindi kasi ano kayo. Na. Gusto mo bang makasalamuha ng ibang tao masyado nun? Baka magkumperan pa ng sagot. Yun nga. Parang ako, in-expose ko na yung sarili sa bagong crowd. Yung wala kinalaman sa loob. Katulad ng yung mga nagbebenta ng buko sa labas nyo. Sa sobrang araw-araw ako sa gym sa Mall of Asia, lahat na security guard doon kaibigan ko na pinapapasok ako sa mga event ng libre, ganyan. Yung mga pyro musical, ma'am, basta hanapin mo ako, papapasukan kita. Dami mong time? Araw-araw lang ako nandun. Mga gym instructor, wala pati mga kliyente. Wala ka naman ang gym instructor. Wala naman. Kasi diba that time naghahanap? Eh, puro tarantado nga napunta sa akin. Kung babalikan ko, siguro nga maganda na kung nag-work ako. Bakit may mga what ifs? Alam mo yung sinasabi nilang no regrets? Hindi yung totoo. Para ipasok na. Nag-overtime. Nag-overtime? So nagtrabaho ka na noon? Last life po ako. Nagtrabaho din. Dito sa pinaka-prestigious law firm. Kala ko ibang profession. Ako, for it's all for the money. Charot! Talaga alipin ng salapi. Kung kayo yung tipo niya na hindi rin mapakali, tsaka isip ng isip, kung ano pumapasok sa utak, maganda na either mag-work na kayo o meron kayong wakay na racket. Yung iba, relax-relax lang. May kilala tayo yung last pa lang nating nakasama sa video. Post ng post! Ang dami! Sa social media! Ano na ginawa? Daming time. Doon yan nilabas lahat ng creative juices niya. Diba, Mike? Hi, Mike. The four types of bitch face. Resting, side eye, the eye roll,
and the up and down. So, anong ginagawa niyo para hindi niyo isipin? Trabaho. Kasi iba yung isipin. Kung saan mo siya maisip, pa rin? So magtatrabaho ka or gagawa ka ng sarili mo drama. Gagawa ka ng issue, gagawa ka ng chismis. Medyo ganun yung kaya yung ginawa na. Nag-away ba kayo? Hindi. Pero nang away ka rin. Huwag ka magpa-away. Mag-cause ka ng problema sa iba. Kasi isipin ka nila. Oy, ang payat na ni Jory. Ayun ang ginawa niya. Oo. Oh. Nag-work siya. Grabe, ang payat niya. Baka dun sa work mo lang. Huwag natin i-judge yung kumpanya. Baka malaking kumpanya yun, di tayo kunin sa endorsement. Mike naman, larga ng larga. Oh. Parang nung bar lang. At saka ang daming picture ng lolo mo. Oh. Ate, kasi nung panahon namin, wala kaming social media. Meron Friendster, oh, tsaka MySpace. So, konti lang yung pictures mo pag bumibiyahe ka, oh, di ba? Oh. May camera ka naman, pero dahil 36 shots lang yun. Oh. Yan lang yun talagang pinaka-special na so, tourist spot pa, lang. Diba? Kung ano lang yung cash sa album na libre kapag nag develop ka. Grabe, nabutan naman natin yung digital. At saka ako kasi ayoko yung nagte-testimonial. May sa Friendster kasi kailangan mo mag-testimonial. Yuhal na kaibigan mo, lalagyan mo ng ano, dedication. Nag-isip ka na nga sa bar, mag-iisip ka pa ng dedication. True. Naku, nalaman na talaga nila yung edad natin. Tapos na tayong mag-bar exam nung nagpe-Friendster tayo. Kaya ako nagtatrabaho na ako nakapag-Facebook. Kasi wala kayong internet. Sa Bacoor. Asenso na kayo ay, kasi ako. May Jollibee na kayo. Wow. Simula umasenso ang Bacoor nang nagtayo doon ng burger machine. Like I mentioned before, I took the bar twice and I passed the second time. So I'm just going to talk about what I did the second time kasi parang feeling ko mas effective yung ginawa ko na manifestation nung second time around. So what I did was right after, since I had already been working, my previous employer was generous enough to hold a position for me. I immediately went back to work for them. It is a great company. I was happy to be back at work. Good friends and colleagues and mentors in that organization. So I was very happy to go back. I think it helped to bring a sense of normalcy when we were waiting. Kasi parang I think the anticipation is magnified exponentially and you're parang left to worry if you're not doing something productive. I just went back to work. Parang hindi ko masyado inisip. Kept on doing legal stuff. I was under bar, but I was in the legal department of the corporation. Nung palapit na pag-release ng bar results, nag-isip-isip na ako. It was really good that the president of my former job, he was really keen on retaining me. I felt like either way, whatever was going to happen, I was going to have like a future. I wasn't thinking about na parang, oh my god, if this doesn't happen, if I don't pass it, then it's all over. It was just another thing for me to accomplish. Parang ganun na lang yung inisip ko nun. Pero yun nga, nung malapit na yung bar, parang I was sent home. I was told to relax and wait for the bar. So I was at home with my parents and my siblings. Konting inom dun sa balkonahe, habang naghihintay. Pero hindi ako nagmo-monitor ng hindi ko tinitingnan yung website. Ang usapan kasi, so my ex then was working for a major law firm and he said that he was going to get the advance copy for us. Parang hindi na ako ma-stress. So I was very lucky to have him then in my life. He was very supportive. I think to this day, I still credit a lot of what I accomplished during my law school days to his support and to his help. But here's the catch. Oh, no. Si Vivian yung unang tumawag sa akin. She's also working in a law firm. She had a way of getting the information immediately. So siya yung unang tumawag sa akin. Tapos pero nung sabi niya sa akin, parang ako, whoa. I mean, hindi ako yung nagtatalon-talon. I think nanay ko yung nagtatalon-talon. Nag-hug-hug sila. Sila yung nag-hug. Ako nasa phone ako. Tapos kawas ko si Viv. Parang ako, whoa, thanks Viv, ganyan. Tapos, ano ba ako yung phone? She had to go kasi she had to call other people. Parang hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero yun nga, kasi nga yung ex ko nun, siya yung gustong magmalita sa akin. So yung tumawag siya, siguro mga few more minutes after. Parang I had to pretend na siya yung unang nagsabi sa akin. I thought he deserved that, to have that satisfaction of giving me the news. He went to my parents' house to celebrate a little bit with me. Had a few beers. I mean, it was hard for my ex then to celebrate me because he had passed the year before. I know the pressure on him, the anticipation for him was also heavy. Parang nag-manifest lang ako na parang own it, kaya hindi ko masyadong stress na yung sarili. Sa mga naghihintay na bar results, wait lang kayo dyan, relax lang. Pakalmahin nyo ang mga sarili nyo, magpaka-busy kayo. Tama saan.
Ako dinadyo-par na talaga ako. Mamaya ipapakita. Huwag kayong masyadong stress. Magdasal lang kay God. And kahit anong mangyari, huwag kayong mahiya. Nasa utak nyo lang nakakahiya. Hindi. Hindi yan ang katapusan. Sa totoong buhay, kahit sa opisina, kahit na naka-2-take siya o 3-take siya, pero nakapasa naman eventually, wala masyadong bearing yun. Siguro sa simula, parang sabi, 3-taker yan. Pero pag nakita nila na masipag ka at maayos yung trabaho mo, baliwala na yun. Parang pagre-relasyon yan eh. Pag una, nabigo ka sa una mong pag-ibig, unang test, subok lang ulit. Tingnan nyo. Kahit na kung ilang taon pa, habang may buhay. Diba relate? Oo naman. Tingnan nyo ako, kumbaga, sa bar, diba dati may cup na pie? Parang nandun na ako sa bahime. Muntik na akong ma-DQ for life. Pero, umabot na naman. To everyone, I wish you all the best. I wish you less stress. Keep your family and your friends close. It eases the anxiety to have good friends and loved ones around. Magdasal. Huwag na mag-wording. Wala ka nang magagawa. Laban na. Claim it. So kung may mga questions pa kayo tungkol sa bar o kahit hindi tungkol sa bar, tungkol sa life in general, sa mga suliran ninyo, huwag lang legal, maniningil kami. Mag-comment lang kayo, like and subscribe sa The Soshal Network YouTube channel, sa Facebook, mag-like din kayo, pati sa Instagram. Gusto nyo ba mag-TikTok? Subukan namin yan, ha? Hindi ka magpapahuli, just TikTok na yan. Bang, bang, ano yun? Ganyan. Bye. Like and comment, pero positive lang. Mwah!